purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, naka-anim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at taghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Sinuot ni David ang isang linong epod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman ay muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ang Diyos na lumikha. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay poon, dakilang talaga, sa anumang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma
ay buksan ang lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyari ang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkatipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Martes po ngayon sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong mga pagbasa, binibigyang katuturan ang pamilya. Sa pinaka-esensya nito, ano ba talaga ang pamilya? Naalala ko nung ako'y nag-aaral sa elementary, ang definisyon o katuturan ng pamilya ay pinakamaliit daw na unit ng lipunan. Tama naman, ano? Pero base sa ating karanasan o ng marami sa atin, ito ang ating secure base. Ito ang ating angkla, angkor. Ito rin ang ating ark. Napakinggan natin kung paanong nagdiwang ang buong kaharian ni Haring David nang mag-establish sila ng kanilang secure base sa Jerusalem. Sumayaw pa sila, hindi pa nga nakakalayo. Dinala nila doon ang kaban ng Diyos, ang Ark of the Covenant. Kung saan po kasi ito naroroon, iyon ang kanilang tahanan. Karaniwang sa tahanan binabalikan ang pamilya. At kung nasaan sana ang pamilya, naroroon ang tahanan. Saan po tayo bumabalik pag niyayanig na tayo ng buhay? Kanino tayo umuuwi pag tayo ay nanlulupaypay? Para sa akin, at marahil ay para din sa karamihan sa inyo, ito po ang kabaligtaran ng jealousy. Kung inyong maalala, ilang araw na nakakaraan, mga dalawa yata,
pinag-usapan natin kung tayo magkakasamang nagsimba ang tungkol sa pagseselos o jealousy. At para sa akin, ang sinasabi natin ngayon, ang kabaligtaran ng jealousy ay ang stability. Kung stable ka, hindi ka seloso. Kung seloso ka, hindi ka stable. Ganun lang kasimple. Malaki po ang kinalaman ng pamilyang pinanggalingan natin sa ating psychological balance at emotional stability. Kaya mahalagang nakaugat tayo roon sa ating pamilya, sa ating tahanan. Napakatibay marahil ng rootedness o pagiging nakaugat ni Jesus sa kanyang pamilya. Ano ho? Kaya hindi naging mahirap sa kanya ang mag-establish ng attachment sa mas malaki at mas malawak na pamilya ng kaharian ng Diyos. Alam niya kasi na saan man siya mapadpad, saan man siya dalhin ng kanyang misyon, mayroon siyang nagmamahal na pamilyang babalikan sa kanilang tahanan. Kaya rin naman napakalinaw sa kanya kung sino ang kanyang pamilya. Ang sabi niya, sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. Baka naitanong niyo, ay yung kanyang ama kaya? Alam naman natin, siyempre, no? Ang Diyos Ama sa langit. At ang modelo ng mga nagsisikap sumunod sa kalooban ng Diyos ay ang kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria. Ang stability nila ay ang isa't isa. Kaya nga, kahit si Jesus ay nasa kanyang ministry, pumunta roon ang kanyang ina at ang kanyang mga itinuturing na kapatid. Dahil gusto nilang mapalapit sa isa't isa. So ayun, ano? Yun ang ikalawang katangian ng pamilya. Naghahanap tayo na mapalapit sa ating pamilya. Yung una, yung pagiging secure base natin. Ang stability po ay ang kapasidad mong manatiling malamig samantalang ang lahat sa iyong paligid ay nagwawala na. At lahat ng nangyayari sa iyo na isinisisi. Pagkaya mong manatiling matino sa gitna ng mga kabaliwan, ibig sabihin noon, naka-establish ka na ng ark. Natagpuan mo na ang iyong stable point. Lulunurin at lulunurin ka rin naman talaga lagi ng mundo. Kaya nga, maghahagilap ka rin talaga ng salbabida. Pag sinasalpo ka na ng mga malalakas na alon ng buhay, maghahanap ka at maghahanap din ng angkla. Otherwise, aanurin ka nito kung saan hindi mo gustong pumunta. Maaring pagdarasal ang ark mo o ang iyong chaplet. Maaring nakatagpo ka na ng sacred space kung saan man, sa iyong tahanan o maaring dito, sa simbahan ng Quiapo. O maaring dyan sa pwesto mo, habang aktibo kang nag-a-assist sa mga deboto, kaya nga diba nagbabaon ka na ng iyong merienda at tanghalian, maaga pa, narito ka na. You wouldn't rather be somewhere else. Dahil dito,
safe ka, secured, tanggap. Saan nyo man natatagpuan ang inyong sariling matibay na nangangapit sa mas malakas kaysa sa atin, ang hamon ng Ebanghelyo, ay yakapin na rin natin anuman o sinuman o saan man tayo nakakatagpo ng stable point. Yakapin na rin natin ito bilang sarili nating ina at mga kapatid. Sila na katulad mong nagsusumikap ding sundin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay araw-araw. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid at mga ina na rin. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Idalangin po natin, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapinsanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa sandali ng katahimikan ng ating puso ay atin pong idulog sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating pinasasalamatan, hinihiling, at maging yung ating mga minimithi sa buhay. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inamkot, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga ina at mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot.
kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nagturing sa atin bilang kanyang ina at mga kapatid. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, salamat po sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po
ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming ikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.